Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwentuhan. Magandang balita para sa mga fans ng Los Angeles Clippers. As you can see, sa clip na ito ay balik ENSAYO na nga si Paul George. Hindi pa siya sumasabak sa scrimmage, ngunit it's good to see na nalalagyan na niya ng bigat ang kanyang tuhod. Malabo pa rin nga na maglaro si PG13 sa Game 1, ngunit mas malakas na ang tsansa ngayon na makabalik siya sa series na ito ng at least Game 2 or Game 3. Inaasahan na ipapasok ng Clippers si Robert Covington sa starting lineup para sa matchup kay KD. Bagamat si Kawhi nga ang best matchup kay KD, ngayong wala si Paul George ay kailangan din nga na mag-focus ni Kawhi sa opensa at buhati ng team na ito. Malamang sa malamang ay sa final minutes ng game kapag dikit na ito, dito natin makikita na si Kawhi na mismo ang tatao sa kapwa niya 2-time finals MVP. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa balita na ayon sa mga ESPN analysts, partikular na si Brian Windhorst, ay si Jared Vanderbilt umano ang dapat na tumao sa best player ng Grizzlies na si Ja Morant. At ang mga fans ay hatinga sa opinion na ito. May mga nagsasabi na kahit si Austin Reeves na lang ang tumao dito ay okay na dahil mas kailangan nga sa pinta si Jared Vanderbilt. Well, may punto naman dyan ang mga fans na nagsasabi nito. Malaking parte nga ng rebounding ng Lakers si Vando. But at the same time ay kailangan din natin alalahanin na si Ja Morant ay hindi katulad ni Steph, Damian Lillard o mga guards sa kadalasan ay nanggagaling sa perimeter shots ang kanilang puntos. Si Morant nga ay isang guard na kadalasan ay nasa pinta nanggagaling ang puntos. Gagawin niya nga ang lahat upang makapasok dito. Kung ako ang tatanungin, dahil si Jared Vanderbilt ang best perimeter defender ng Lakers at si Ja Morant ang best offensive player ng Memphis, at dahil wala din dynamic shot creator ang Memphis sa wing position na kailangan tauhin ni Vanderbilt, at hindi naman perimeter player si Morant at mostly nanggagaling sa pinta ang kanyang puntos, para sa akin ay magandang ang ideya na si Vanderbilt ang ipatao kay Morant kung ikaw ang Lakers. Napag-usapan nga natin na ang opensa ng Memphis ay nagsisimula kay Ja Morant, at nagsisimula ito tuwing nakakapasok na siya sa pinta, dahil kapag andito na siya ay nagko-collapse na nga ang depensa ng kabilang team, dahilan upang ma-open ang mga shooters sa tulad nila Desmond Bane at Luke Kennard na pinapangunahan ng NBA sa 3-point percentage. Kaya naman the best way to stop or at least malimitahan ang opensa ng Memphis ay ang pahirapan si Ja Morant na makapasok sa paint area or at least madelay man lang ang takbo ng kanilang opensa. Ang bigger question ngayon ay gagawin ba ito ni Jared Vanderbilt buong game o kaya naman sa fourth quarter lang o tuwing nagiinit na si Ja Morant. Dahil kung gagawin nga ito ni Vando buong game ay hindi malabo na malagay din siya sa foul trouble. Ang second option ng Lakers dyan ay si Austin Reeves dahil siya nga ang second best perimeter defender ng Lakers sa kanilang starting unit. Pwede din sana si Dennis Schroeder, ngunit manggagaling nga siya sa bench kaya naman malamang sa malamang ay hindi magkakatugma ang kanilang minuto. Definitely ay hindi kakayanin ang tulad ni D'Lo, Malik Beasley at Troy Brown Jr. na depensahan ng isang Ja Morant. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo ang dapat na maging main defender ng Lakers sa star player ng Memphis na si Ja Morant?